So, hello everyone. Our topic for this lecture video is Mendel's laws. Okay. By the way, itong Mendel's laws ay just one of the subtopics under chapter 3 entitled Gene Segregation and Interaction. Okay. Para hindi masyadong mahaba yung ating i-discuss, isa-isayin natin. Ano? So, una, discuss natin yung Mendel's laws. Okay. Recall that Mendel or Gregor Mendel is the father of genetics. So we recognize him as the father of genetics because he developed the principles of heredity and variation. Okay? So these are the traits. Actually, there were 7 traits, no, studied by Mendel. Okay? We have here flower color, flower position, plant height, seed texture, seed color, pea pod texture, and pea pod color. Okay? As you notice, meron tayong in-include dito na plant height. Technically, yung plant height ay quantitative trait siya. Diba sabi natin, ang unit ng plant height ay maaring centimeters, meters, what else? Feet, inches, mga ganon, okay? But, kay Mendel, ginamit niya yung plant height or kinonsider niya yung plant height as a qualitative trait because the phenotypes that he used were tall and dwarf, okay? Tall and dwarf yung descriptors or phenotypes na ginamit niya. Okay, so these are the 7 traits, no, of pea plants or pisum sativum plants studied by Mendel. And ito yung summary. Yung table na to, yun yung summary ng kanyang observations, okay? Or matings, rather. So, itong second column ay yung parental phenotypes. Ang ibig sabihin ng parental phenotypes is that ito yung phenotype ng parents, okay? Yung pinag-cross niya, yung parents na pinag-cross niya. Okay? So, merong plants na purple at saka white in terms of flower color. Pinag-cross niya yung axial and terminal na flower position. Pag naman plant height, pinag-cross niya yung tall and dwarf. And then, seed texture, round and wrinkled. Seed color, yellow and green. Pea pod texture, inflated and constricted. And sa pea pod color, pinag-cross niya yung green and yellow. Okay. Yun yung parental generation, yun yung parents. Meron tayong tinatawag na F1. Okay? Tinatawag natin na F1 yung anak ng dalawang parents. Say, for example, P1 and P2. Yan. Ito yung tinatawag nating parental generation. By the way, nandito pala. Okay? So, ito yung parental generation. And then, yung anak ng dalawang parents, ang tawag natin ay F1. Okay? Or F1 generation. Or F1 means first filial. First filial generation. Okay? Sabi daw, pag pinag-cross yung purple at saka white, ang color ng flowers ng magiging anak ay lahat purple. Lahat purple, axial and terminal, pinag-cross, lahat axial yung na-produce sa F1. Tall and dwarf, lahat tall na-produce. Round, crossed with wrinkled seeds, lahat na-produce round, and so on and so forth. Yun yung sa F1. Pero noon daw, self-fertilize ito. By the way, we use X with a circle, no? X inside the circle. Ang pagbasa natin yan ay interse mating. So yan, isusulat ko, interse mating. Ang ibig sabihin ng interse mating ay mate among themselves. Ibig sabihin, mate among the purple flowers. So sa plants, tinatawag natin siyang selfing. Pero sa animals, we use mate among themselves kasi hindi naman possible yung selfing sa animals, okay? So sa plants, we self those purple flowers, axial crossed with axial, tall crossed with tall, round crossed with round, etc. Okay? So yun yung nangyari. And 'di ba F1 ang tawag natin sa kanila? Yung anak ng F1, so F1 crossed with F1 or F1 mated among themselves, ang anak ng F1 ang tawag natin ay F2. Kung ang F1 tinatawag nating first filial generation,
Yun namang F2, we call that second filial generation. Okay? So, doon daw sa anak ng F1, meron nang na-produce na white. Okay? Or this should be purple or violet. They mean the same anyway. Okay? So, yung cross daw ng dalawang purple na F1, nakapag-produce na ng purple and saka white. Ganun din sa ibang traits. Okay? Axial, crossed with axial, nakaproduce ng axial and terminal and so on. And yung ratio ng mga phenotypes na yon, ratio ng purple or violet and white, ay 3.15 is to 1. Okay? Kasi kung ire-reduce mo itong 705 and 224, we can simplify this into 3 is to 15. Okay. Sa mga for those wondering how to get 315 is to 1, we have 705 over 705 plus 224. Ito ay total plants produced in F2. Tapos 705. So this is 3.15 na purple or violet. Okay, 3.15 is to 1. Okay? So kung ira-round up mo ito, lahat ng ratio ng F2 ay 3 is to 1. Because 3.15 is simplified to 3. 3.14 is still 3. 2.84 is still 3. And so on. So, yun yung nangyari. Yun yung parang overview ng breeding experiment ni Mendel doon sa 7 traits ng pea plants he studied. Okay. So, yung summary ng Mendel's results ay, sabi dito, for any character, the F1 showed one of the alternative traits. Okay? So, ang example dito ay round and wrinkled. Round and wrinkled ay seed texture. Okay? By the way, ito yung trait. Phenotypes niya yung mga adjectives. Okay? So, the trait is seed texture. Noon daw pinag-cross yung round at saka wrinkled, these are alternative traits. Okay? Alternative traits yung round and wrinkled. Kasi magkaibang traits. Alternative. Or alternative phenotypes. Baka na naman makonfuse kayo, okay? These are alternative phenotypes. Kasi phenotypes are adjectives and they are more specific than trait. Trait is just a characteristic and that is more general and noun usually yung ginagamit natin. Okay? Anyway, yun daw na-produce kapag pinag-cross yung round at saka wrinkled, ang na-produce sa F1 ay only one trait or one phenotype na lang. Wala na yung ibang phenotype ng isang parent. Okay, so lahat daw round. Sabi niya, yun daw character or phenotype, lagay na lang natin, yun daw phenotype na na-produce sa F1, yun daw yung tinatawag natin na dominant phenotype. So this is a dominant phenotype. At yung hindi na-produce na phenotype, meron pang hindi na-produce, correct? Kasi ang parents, round at saka wrinkled, pero yung anak, lahat round. So, yung hindi nagpakita, yung hidden na phenotype, that is recessive. Yan yung difference ng dominant at saka recessive na phenotype. Okay? Next. Pangalawa, reciprocal crosses gave the same results. Ang ibig sabihin lang nun ay, kunwari we have this cross 1 or mating 1 and then cross 2 or mating 2. Pareho lang daw yung result. By the way, itong symbol na to ay ibig sabihin that sa female, ito ay male, ito ay male, ito ay female. This means that anuman yung phenotype ng male or female, whether that is round or wrinkled, pareho lang yung magiging result. Kapag ang female mo, round seed, at saka yung male mo, wrinkled seed, pinag-cross mo sila, ang mapoproduce pa rin, round. Ganon din kapag ang male mo ay round seed at saka yung female mo ay wrinkled seed, still the same, lahat round pa din yung mapoproduce sa F1. Yun yung ibig sabihin ng reciprocal crosses gave the same results. Okay? Pangatlo, sabi ni Mendel, the trait that did not appear in the F1 or yung ating recessive phenotype, correct? The trait that did not appear in the F1, yung hindi na-produce na phenotype doon sa F1, nag-reappear, nakita ulit sa F2 or sa anak ng mga F1. Okay? Pero in a frequency of 1/4 of the total number. Bakit 1/4? Kasi if you are to simplify this, ito ay magiging 3 is to 1. Correct? Ibig sabihin, 3 na round,
is to one wrinkled. If you express this, magiging ito ay yung 3 4, ito magiging 3 4. Correct? Kasi saan ang galing yung 4 na naman na divisor? 3 plus 1. Okay? 3 plus 1 is 4. Correct? If you express that in fraction, or 75% of the population, 3/4 of the population ay round. 1/4 of the population or 25% of the population ay wrinkled. Kaya 1/4. Nakuha, 3 is to 1. So, yan yung summary ni Mendel's results. So, from the observations, it was deduced na each parent or each male, female, must have contributed equally to the progeny. Ibig sabihin, take 50% sila because you have the egg and the sperm. Tig half sila or tig 50% sila ng kinocontribute na alleles. Okay? So, yan. Proof, dahil nakapag-produce tayo ng 3 is to 1 segregation of the dominant and recessive na phenotype, okay, in the F2. So, this means that the F1, yung first filial generation natin, contains the two alternative factors. Okay? Ano naman yung alternative factors? Okay? Ang alternative factors or yung factor mismo, yan yung gene. Diba, recall, basic unit of heredity is gene? Kaya lang nung nag-experiment pa lang si Mendel, hindi pa niya alam yung word na gene. Okay? The word gene was only coined or introduced years after na-publish or yes, na-publish ni Mendel yung kanyang experiment or yung kanyang study. Okay. So, kapag naman tinawag natin siyang alternative, di ba? Ang alternative versions ng gene ay allele. So, ang sinasabi dito ay yung alleles. Correct? Factor is a gene. Then, idagdag mo yung word na alternative. Alternative version of a gene, that's an allele. Ang ibig sabihin nito ay doon sa F1, dito sa F1, meron siyang dominant at recessive na allele. Kung maalala niyo, sinabi natin dominant at saka siya recessive. So ang tawag daw doon sa genotype, ang tawag na natin doon ay genotype. Heterozygous na siya. So heterozygous ang tawag natin sa individual na 'yon kapag nasa kanya yung one dominant allele and one recessive allele combined. Okay? Next, the two types of gametes which carry the alleles occur at equal frequencies in the ova in the pollen grains. Pareho lang ang ibig sabihin ng first and last bullet. Okay? Tig 50% ang contribution ng male gametes at saka female gametes. Kasi nga, ang isang gamete nagke-carry ng isang allele or isang alternative factor. Okay? And meron tayong panghuli dito na statement, the inheritance of the 7 P traits studied by Mendel follows complete dominance. Ang ibig sabihin ng complete dominance is that basta present ang dominant allele, basta present ang dominant allele, ma-e-express yung dominant phenotype. And yung opposite niya ay para naman kapag ma-express, para ma-express yung recessive phenotype, dapat homozygous in form. Homozygous recessive in form yung genotype para ma-express yung recessive phenotype. Okay? Dominant phenotype. Complete dominance. Ibig sabihin, ang possible kasi na genotypes kapag present yung dominant allele ay ito. Dalawang dominant allele at saka this one, this is the heterozygous. Isang dominant allele at saka isang recessive allele. Ang ibig sabihin ng complete dominance ay completely minamask or dinodominate ng dominant, ng capital letter, yung small letter. Kaya ang ma-express pa rin yung kinocode ng dominant allele, which will produce ng dominant now na phenotype. Okay. Proceed tayo sa next. Okay, yung previous mating, maaari siyang illustrate as this. Kaya lang ang ginamit natin dito na phenotypes ay round at saka wrinkled. Previously, siya ay purple at saka white. Correct? Ngayon, round and wrinkled naman siya.
So kung babalikan natin yung p-traits ni Mendel, ang round and wrinkled ay seed texture. Okay? So seed texture. So yun yung trait. Ano yung trait? Trait is seed texture. Ang phenotype ay yung round at saka wrinkled seeds. Yan yung phenotype. Yun namang letters, yan ay genotype. Yan, mga letters. Sila yung genotype. So, huwag kakalimutan ano. Ngayon, itong round at saka wrinkled ay sila yung parental generation. Okay? Yun daw yung pinag-cross na parents. You have parent 1, which is round. Parent 2, wrinkled seeds. Okay? And sila ay true breeding. True breeding. Ang ibig sabihin ng true breeding, either pareho silang capital letter or pareho silang lowercase letter. Yan yung tinatawag nating true breeding. Or other term for true breeding is purebred. Kasi true breeding, ibig sabihin nun, kapag daw i-cross mo siya sa kanyang kapareho, ang mapoproduce yung phenotype nila pareho. Yung pareho, yung same na phenotype nila. Okay. Ibig sabihin, pag i-cross mo daw yan sa kapareho niya, still ang mapoproduce kapareho nila. Ganon din dito sa isa. Kapag i-cross mo siya sa dalawang recessive na alleles, ang mapoproduce, ganyan. Yan yung tinatawag natin na true breeding. They produce their own kind. Okay? Or pure bred. Erase muna natin before we proceed to our lecture, ano? Okay. Before we can get the phenotype or the genotype of their offspring, kunin natin yung kanilang gamits. Kasi di ba sabi nga natin kanina, ang gamit, siya yung merong contribution doon sa offspring. Correct? Recall na ang fertilization, this is the union, correct? Union of female and male gamits. So, dapat kunin natin yung gamits. And ang gamit ay haploid. Ito ay, itong genotype ay diploid. Okay. So, ang ibig sabihin dito, ano yung allele na mapoproduce or ano yung allele na pwedeng ipasa nitong parent na to sa kanyang magiging anak? Ang allele lang ay isang kopya lang ng dominant. Wala nang iba. Hindi na siya makakapagpasa ng recessive or lowercase na letter. Kasi nga, ang meron lang siya, capital letter or dominant allele. So, yan lang. There are those students writing na ganito. Ang gamits daw niya ay ganyan. But since pareho naman sila na capital letter, yung isa na lang din ang isusulat. So, yan. Isang capital letter lang ang susulat na gamit. Kapag pareho naman sila na capital letter. Okay, huwag kakalimutan yon. And then dito naman sa kabilang parent, ang pwede lang niyang maipasa ay yung lowercase letter or yung tinatawag natin na recessive allele. And then here comes fertilization. Pag fertilization, we just combine the two gametes, correct? Unite the two gametes. So ibig sabihin, unite mo yan. Yung dalawa, magiging combination ng dominant R and recessive R. Okay? So ito, pagbasa natin dito, we read this as heterozygous R. Yan. Or heterozygous genotype. Na ang kanyang phenotype, ano yung phenotype niya? Bakit round? Kasi round yung dominant na phenotype. Bakit round ang phenotype niya? Kasi present yung dominant allele R. Following complete dominance. Ano? And then after which, i-self-fertilize daw natin itong heterozygous R. Yan. Using the symbol na ganito. Self-fertilization. But again, before we can fertilize or self-fertilize, yan, kunin natin yung kanilang gamits. Ang gamits nito ay dominant R, comma, recessive R. This one, same. Dominant R, recessive R. So they have the same gamits because we are just self-fertilizing them. Ibig sabihin, pareho sila ng genotype. So itong dominant R, recessive R, ilalagay natin dito sa first row ng Punnett square. By the way, ang tawag natin dito ay Punnett square. Itong parang table, okay? We call this the Punnett square. So, itong dominant capital letter and lowercase letter ilalagay natin separately, ano? So, first row, first column. Ito yung gamits ng male parent, ito yung gamits ng
female parent. And then, raise natin. Susunod, kukombine lang natin parang sa multiplication ninyo, ano, multiplication table. Dominant R combined with recessive dominant R, you produce a homozygous dominant R. Ang pagbasa nito, kapag dalawang capital letter, you call that homozygous dominant. Homozygous dominant. And then you attach kung ano mang letter iyon. Since R ang gamit natin, that is homozygous dominant R. Then, sunod, dominant R, combine mo with recessive R, that is dominant R, recessive R na siya. But we read that as heterozygous R. Hindi siya pwedeng heterozygous dominant recessive R because automatic na kapag sinabi mong heterozygous, combination siya ng dominant at saka recessive na allele. Nakuha? So, yan yung ibig sabihin. And then, similarly, combine mo recessive R with dominant R, that is heterozygous R. And then, combine mo recessive R, that is homozygous recessive R. So, yan yung pagkuha. Okay, so, just erase. I hope you follow, ano? Ang nandito na ngayon, dito sa loob ng Punnett square, yan yung kanyang offspring. Anak ni F1. Ito ay magiging F2. Since anak siya ni F1, ito na yung F2. Okay? And then, we get yung kanyang genotypic ratio and phenotypic ratio. Ibig sabihin lang ng genotypic ratio, bilang ng genotypes. Okay? Since meron tayong tatlong klase ng genotypes, ano yon? Ito yung isa, ito yung isa, ito yung isa. Ilan yung ganito? Isa lang, correct? Ilan yung ganito? Dalawa. 1, 2. Ilan yung ganito doon sa Punnett square? Isa lang. So, ang ratio, ito siya. 1, homozygous R or homozygous dominant R. 2, heterozygous R. And 1, homozygous recessive R. Yan yung genotypic ratio. Importante na meron siyang numbers and genotypes because this is a genotypic ratio. Pangalawa, next, phenotypic ratio naman. Yung phenotypic ratio, yan lang yung bilang ng phenotypes. Okay? Yung phenotype na to, ilan yung ganon? Yung phenotype na to, ilan? So, meron tayong dalawang phenotype lang nakikita natin dito sa Punnett square. We have round and wrinkled, pero ilan ang round? Tatlo, correct? 1, 2, and 3. So, 3 round and 1 wrinkled. Yan yung genotypic and phenotypic ratio. So, I hope you get, no? I hope you understand the illustration or the diagram. So, ayan, didiscuss na natin yung law of segregation ni Mendel at saka yung law of independent assortment. So, first, law of segregation. Ang ibig sabihin lang ng law of segregation is that magse-separate yung alleles. Okay? Magse-separate yung alleles ng isang genotype. Okay? So just a quick reading, no? Segregation occurs because each gamete inherits only one copy of each chromosome. Okay? And then, each chromosome has only one copy of each gene. Therefore, each gamete only gets one allele. And then segregation occurs when the homologous chromosomes separate during anaphase 1. I-illustrate natin ano? I-illustrate natin. Diba, you have your meiosis. So sabihin natin prophase, metaphase, anaphase, telophase. So let's add 1. Para siya ay meiosis 1. Ano? So, alam natin na sa metaphase 1, nag-a-align yung chromosome sa gitna. Meta, ibig sabihin middle. So, ano yung nag-a-align? Pair of chromosome. So, yan na lang muna isang pair ang gamitin natin para hindi siya madami, hindi crowded. Although, marami pang pwedeng iyad na chromosomes. Ano? So, gamitin natin yung simplest example. Nag-align yung chromosome at metaphase plate. Ganyan yung itsura. And then, alam natin na yung chromosome, siya yung carrier ng hereditary material. So, ibig sabihin, meron siyang kinakerry na gene. Sabihin natin, ang phenotype or ang genotype niya ay ganyan. So, sabihin natin, dominant A sa kabila, recessive A sa kabila. Okay? Yan sa metaphase. Alignment. Properly aligned sa center. And then, pagdating ng anaphase, ano yung mangyayari? Sorry. Ang mangyayari, erase natin para maayos yung drawing. Ang nangyayari sa anaphase is that,
Nagse-separate. Ana means away. Correct? Away from where? Away from the middle. So, magse-separate ngayon yung chromosome. Sorry. Basta, ganyan yung chromosome na nagse-separate. Pulled away from the center. Pulled away from the center. So, ibig sabihin, ganyan. Okay. So, di ba, nagsaseparate during anaphase. So, yung dala-dala nitong chromosome na dominant A, dala-dali, sorry, pulled away din from the center. So, ayan. And then, so towards the opposite poles. Ganon din sa kabilang dala-dala niyang recessive A ay mapupull din towards the opposite pole. So, yan yung segregation. Magsaseparate lang. So, ito yung genotype natin na heterozygous, genotype na heterozygous. Kapag merong segregation, law of segregation, maghiwalay. Yan. So, ganyan during metaphase and then at anaphase, they are separated. So, parang ganyan kung isisimplify mo ang chromosome. Nakuha? So, ganyan yung itsura nila at metaphase. At anaphase, ganito na yung itsura ng allele. So, this is your genotype, ito na yung kanyang gamit. So, para ma-form yung gamits, para makapag-produce tayo ng gamits, there should be separation that happens at anaphase 1. So, I hope you get what this statements mean. Ano? Segregation occurs because each gamit inherits only one copy of each of the chromosome. Yung nakupul, okay? Naghiwalay na chromosome. So, yan. Yung dinrowing ko kanina na magka-pair na chromosome, ang tawag natin sa kanila ay homologous chromosomes. Bakit homologous chromosomes? Because pareho silang nagko-contain ng gene A. Okay. Tinawag siyang heterozygous kasi yung isang chromosome, dominant yung kinikerry, dominant allele, yung isang chromosome, recessive allele yung kinikerry. Yun yung rason bakit heterozygous siya na genotype. Tinawag siyang homologous chromosome kasi pareho sila na letter A or gene A ang kine-carry. Okay. So, we illustrate using this example. Ano? So, ang sinasabi lang dito na monohybrid cross ay ito siya, dito sa F1. Ang monohybrid kasi, hybrid means hetero, heterozygous. Mono kasi, one gene pair. One gene pair. So, yan yung sa law of segregation. We are just studying one gene pair. Okay, so, ang example na gagamitin natin ay seed color, if I'm not mistaken. Seed color yata ito. So, yellow and green pinag-cross natin. They are pure breeding individuals. Ibig sabihin, pareho silang purebred. Ibig sabihin, yung isa, homozygous dominant, at saka yung isa, homozygous recessive. Kasi yung yellow, yan yung dominant na phenotype. And yung green, yan yung recessive na phenotype. And then, with law of segregation, nakikita natin, ganyan, di ba? Ganyan siya at metaphase. O, illustrate natin using a chromosome. So, merong dominant Y dyan, merong dominant. Tapos, mapupull during anaphase, maghihiwalay during anaphase yung chromosome, carrying the alleles. So, magse-separate sila. Dominant Y sa kabila, dominant Y sa kabila. Pero, since pareho naman sila na dominant Y, nakuha, each pole, pareho naman na dominant Y, isa na lang na kopya ang isusulat natin. Nakuha? Kasi isang kind lang naman ng allele, which is the dominant allele lang naman, ang may papasa niya sa kanyang offspring. Nakuha? Ganon din sa kabila, since pareho silang lowercase, do the law of segregation, pag sinaam, isang kopya lang. Pareho kasi silang recessive. So, isang kopya lang ng recessive allele ang isusulat na gamit. And then, with fertilization, we join dominant Y, recessive Y, magiging heterozygous Y na siya. So, dito sa heterozygous genotype, meron na siyang dominant allele Y and recessive Y. Ayan. Next. Dito, nangyari na naman yung law of segregation. Diyan. Kasi pinaghiwalay natin yung dominant Y and recessive Y. Para makuha, bakit natin ginagawa yung law of segregation? Para makuha yung gamits ng parents.
Okay? Kasi kailangan natin yung gametes ng parents para mag-combine ulit, para ma-restore yung diploid chromosome number na tinatawag natin. Okay? So, gametes, since selfing lang naman yung ginagawa natin, we self this heterozygous individual, pareho sila na ilalagay natin dito sa first row ng Punnett square, dominant Y, recessive Y, and then here, first column, dominant Y, recessive Y. This is the gametes of one parent, this is the gametes of another parent. And then, combine mo, parang yung ginawa natin kanina, dominant Y, you will produce homodominant Y, dominant Y, recessive Y, you produce heterozygous Y, recessive Y, combined with dominant Y, you will produce heterozygous Y, and recessive Y, you will produce a homozygous recessive Y. So, yun lang yung ibig sabihin ng law of segregation, magse-separate yung alleles in a gene pair, in one gene pair. Another statement describing the law of segregation, okay? This is from another reference kasi maaaring nasa exam ay ibang definition. Maaaring yung definition or yung description na nasa exam ay pinaraphrase or na-rephrase. So, you can also analyze yung law of segregation using this statement. Sabi dito, unit of hereditary characters occur in pairs. So, ang sinasabi niya, tinutukoy dyan na unit of hereditary characters ay genes. And yung genes, they come in pairs. Nakuha, sabihin natin, gene A. Ang maaaring pair, ka-pair ng gene A ay, of course, yung kapareho niya na gene A din. Pero ang tawag natin ngayon ay meron tayong ganyan. Saan nanggaling yung lowercase? Yan yung kanyang alternative version. This is the recessive allele. Ito yung dominant allele. Okay? So kapag present, kapag meron kang dominant at saka recessive A, ito yung mga pwedeng mapuproduce mo na genotype. And ito, during law of segregation, magse-separate. Dominant A, recessive A, ito, recessive A, recessive A. Yun yung law of segregation. Okay? So, yan. Unit of hereditary characters occur in pairs. Yan. These are in pairs. And that, in the formation of gametes during meiosis, particularly meiosis 1, nagse-separate sila. They separate from each other. So that only one member of the pair goes into a particular gamete. Ito yung sinasabi kong law of segregation. Nagse-separate. Yan. Nagse-separate. Para ito pupunta sa isang gamete, pupunta sa isang gamete. Ito pupunta sa isang gamete. One gamete and one gamete. I hope you understand law of segregation. Ginagamit natin siya for one gene pair. Okay? Law of segregation, maghihiwalay lang yung alleles in a gene pair. Next, pangalawa, law of independent assortment. Ang ibig sabihin ng assortment is separation din. Okay? Kaya lang, ginagamit natin yung law of independent assortment kapag meron kang dalawang gene pairs. Nakuha? Yun yung difference. Yung law of segregation, one gene pair. Yung law of independent assortment, two gene pairs. Ang ibig sabihin, kapag one gene pair ano? Iisang letter lang ang nakikita mo sa genotype. Pwedeng letter A lang, pwedeng letter B lang, pero maaaring combination siya ng dominant B, recessive B. Or dominant B, or recessive B. Yun yung one gene pair. Sa two gene pairs, meron kang two letters na magkaiba. Nakuha? So ngayon, maaaring, of course, apat ang alleles. Four alleles. Okay? Kaya yan, one, two, 3 and 4. Dalawang Y, dalawang R. Kasi nga, bakit dalawang Y, dalawang R? Because they come in pairs. Nakuha. Ang ibig sabihin lang ng law of independent assortment ay this occurs because homologous chromosomes are randomly segregated into different gametes. Okay? So, let's erase first this. Sorry. We erase natin before we explain further ano. Okay, ang binigay na example is ito siya. Dominant Y, dominant Y, dominant R, crossed with recessive Y, recessive R. Ang sinasabi ay merong independent assortment. Ang ibig sabihin, bingayom ka no, aya? You segregate this first gene,
So pag sinaom yan, segregate mo itong first gene, gene yung gene Y. So separate mo lang. And then yung gene R naman, separate. Yan na yung law of independent assortment. The segregation of each gene pair is independent sa another gene pair. Nakuha. Ganon din dito, separate. Bingayom, gene Y, recessive Y, recessive Y. Ito magsesegregate, recessive R, recessive R. Ganon din sa kapag heterozygous. Kapag, kasi ang mapoproduce nito, okay, dominant Y, dominant Y, dominant R, recessive Y, recessive Y, recessive R, recessive R. You get the gametes, correct? Ang gametes nito ay dominant Y, dominant R. Ang gamete niyan, recessive Y, dominant recessive R. If you combine this, magiging, with fertilization, magiging heterozygous na siya. Ganyan. Nakuha. Saan naman nanggaling ito? You will look or you will see a little later. Ano? And then, isegregate natin ito separately. Yan. Pag sinaom, you will produce a dominant Y, recessive Y, dominant R, recessive R. Yan lang yung law of independent assortment. Independent, DJ pinagsinada, DJ alleles, present in a gene pair. Okay? So, ganito yung sinasabi ko kanina, paano nakuha yung gametes. Yan, makuha. So, pag sinaom, dominant R, and then dominant Y, dominant I, then you combine the two. Bakit siya i-combine? Kasi meron kang two gene pairs. So that, ang gamit mo ay merong composed of two alleles na magkaibang letters. Okay? So, dominant R, dominant Y, yan na yung allele carried by one gamit, no? Itong dalawang alleles na to, carried by one gamit for two gene pairs. Ano? So, gamits niyan itong isa lang. So, since pareho lang naman sila na dominant R, dominant Y, dominant R, dominant Y, pwede mo nang i-erase yan. Huwag mo nang ilagay. Just simplify, ano? So, yan yung gamits nitong parent 1. Ito namang parent 2, ito lang yung kanyang gamit. Okay? Recessive R, recessive Y. These are haploid, ano? Kasi they are not in pairs naman. Meron kang nakikitang dalawang alleles, pero yung kasama niyang allele, hindi naman niya kapareho ng letter. Okay? Then you combine, pagtipon ng detoy, with fertilization, mapoproduce mo ito. Okay? Dominant R, nanggaling dyan. So, yan. Recessive R, saan nanggaling? Sa kabila. Dominant Y, sa parent 1. Recessive Y, galing sa parent 2. Yan yung, ang tawag dito, ay heterozygous na genotype. But since merong dalawang letters na nakikita, tapos pareho silang heterozygous, you read this as double heterozygous genotype. Nakuha? You read this as double homo recessive or homozygous recessive. Kasi homo, iisa lang naman. Iisang or pareho. I mean, pareho sila na recessive. Yung dalawang gene pairs. This one, double, homozygous, dominant genotype. Yan yung F1, ano, yung double heterozygous genotype. And then, syempre, kailangan nating makuha yung F2. Okay? Yung genotypes ng second filial generation or yung anak ng F1. So, pinag-cross down natin itong double hetero, mapoproduce natin maraming klase ng genotypes. But before we do that, gawan muna natin siya ng Punnett square, okay? Ito ay Punnett square, but we call this method as the branching method. So, ang meron tayong dalawang methods to solve or to get the genotypes and phenotypes of the F2. Okay? Una, branching method. Okay? Ang branching method is nire-require ka munang mag-Punnett square. Punnett square, i-Punnett mo muna yung isang gene pair at saka i-Punnett square mo yung isang gene pair separately. Nakuha? So, ito yung gametes nung gene R. So, parang ang ginawa is ganito muna. I-cross mo muna yung sa R, i-cross mo yung sa Y separately. So, para makuha ito, yan. Ang gametes ng heterozygous R ay dominant R at saka recessive R. At saka yung isang parent, since pareho lang naman sila, dominant R, recessive R. And then you combine. Dominant R, homozygous dominant R. And so on. Ganon din yung gawin mo sa Y, gene Y. Ano? Do also. Get the gametes. These are the gametes. These are the gametes. And then you combine. Okay, bakit? Saan nanggaling dominant Y, recessive Y? Yan. Dominant Y, recessive Y. Dominant Y, recessive Y. And then, ano ang gagawin?
So, erase muna natin para clear, ano? Proceed ka na. So, after the Punnett square, proceed ka na sa branching method. Okay? But you see na meron siyang 3/4 na nakalagay dito. So, lakihan natin, ano? Saan nang galing yung 3/4? Kasi meron tayong tatlo. Ay, sorry. This should be 1/4. Sorry. Sorry for the ano. This should be 1/4 kasi iisa lang. Meron kang apat. Diba sa Punnett square, nakaproduce ka ng apat. 1, 2, 3, 4. Pero doon sa apat na yon, iisa lang yung ganito yung genotype. Yun yung ibig sabihin. 1 over 4. So, 1/4 na homozygous dominant are 1/2 or 2/4 kasi dalawa sa apat. So, that's 1/2 heterozygous R. And then, 1/4 na homozygous recessive R. Yan. Susulat natin siya. Ganyan. So, 1/4 na ganyan. 1/2 na ganito. And 1/4 na ganyan. And then, yung result naman ng Y, yung ginawa nating Punnett square doon sa Y, ide-distribute natin. Okay? So, i-connect natin siya. We branch it. We branch the genotypes produced from the Y na mating. Okay? So, 1/4 na homodominant Y, 1/2 na heterozygous Y, and 1/4 na homozygous recessive R. So, cross natin. Ganun din sa kabila. Ganun din sa kabila. And then, we multiply. 1/4 times 1/4, that's 1 over 16. But we combine yung kanilang genotypes. And then, 1/4 times 1/2, that's 2 over 16 or 1/8. Kung isimplify natin siya, kasi kung i-multiply mo 1/4 times 1/2, yan ay magiging 1/8. Ano? Pero kung bibilangin natin siya sa Punnett square, siya ay dalawa kasi. Okay? So, that's 2 over 16 or 1/8. And so on, we just multiply. Ano? We multiply and we combine. So, I homodominant R, yan siya. And then, heterozygous Y. Okay. And so on. So, makakapag-produce tayo ng genotypic ratio na 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Okay? Sa phenotypic ratio naman, ang i-cross mo, yung i-branch mo ay phenotypes. Kasi ang hinahanap natin ay phenotypic ratio. Dito sa genotypic ratio, ang i-branch natin ay genotypes mismo. Okay? But before we do the phenotypic ratio, branching method for the phenotypic ratio, labelan muna natin, i-translate muna natin ano yung phenotype ba nito. So ito ay round, correct? Round din yan, round din yan. So, tatlo ang round. At saka yung homorecessive, ito ay wrinkled. One wrinkled. Dito naman sa kabila, tatlong yellow. Kasi yellow yung dominant eh. Three yellow and, place muna natin. So, we have here three yellow, tatlong yellow. Yan, one, two, three. Or 3/4 na yellow. And then 1/4 na green. 1/4 na green. Green yung recessive na phenotype. So, ito ay 3/4 round, 1/4 na wrinkled. Yan yung iba branch natin. So, 3/4 round and 1/4 na wrinkled. So, ito yung para sa seed texture. Ito naman sa kabila, seed color. We branch yung yellow and saka green. So, 3/4 na yellow, 1/4 na green. 3/4 na yellow, 1/4 na green. 3/4 times 3/4, that is 9 over 16. And then we copy, round, yellow. Round, yellow. Ganun din sa kabila, 3/4 round times 1/4 green, that is 3 over 16 na round green. And so on and so forth. So, mapoproduce natin yung phenotypic ratio na 9 is to 3, is to 3, is to 1. 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, and 1 wrinkled green. Gawin naman natin yung another method, which is the Punnett square. Okay? Ang Punnett square, ginagamit natin as another tool to solve genetics crosses. Ano? So, Punnett square was developed by Reginald Punnett. Okay? Reginald Punnett, so pinangalan sa kanya itong Punnett square. Although hindi siya nagmumukhang square, pero each cell kasi ay parang square na din. Okay? So ano ito? Ito yung gametes ng parent. Gametes of one parent, sabihin natin ito yung male parent, gametes of the female parent. Okay? So saan na naman nanggaling yung dominant R, dominant Y, dominant R, recessive Y, etc. So illustrate natin ano? Ito yung F1.
F1, correct. We segregate. Pagsinaon. Pagsinaon tayo nga isuda, then kalaan tayo tigamits. Apply the law of segregation independently of the gene pairs. So dominant R, pagisinam kuni, recessive R. Ganun din sa gene Y. Pagsinaon, dominant Y, sorry, dominant Y, recessive Y, dominant Y, recessive Y. And then you combine, that's dominant R, dominant Y, dominant R, recessive Y, recessive R, dominant Y, recessive R, recessive Y. Diyan nang galing yung gametes. Okay, huwag kakalimutan. Huwag malilito. Okay? So, we combine. Parang yung ginawa natin sa one gene pair. Ano? Dominant R, combine mo with dominant R, meron kang homodominant R, and dominant Y, combine mo, meron kang homodominant Y. So, ganun din yung gagawin sa iba. No? Combine, combine mo lang siya. And then, magbibilang tayo. Ilan yung ganitong genotypes? Ano? So, ilan yung ganito na genotype? Iisa lang. Dito sa panel square, by the way, ito, yung nasa loob, yan na yung offspring genotypes. Yan na yung ating tinatawag na F2 genotypes. Okay? So, isa lang yung klase nito. So, ganyan, isusulat. 1. Pangalawa, ito, ilan yung ganito? 1 at saka 2. So, dalawa. And then, ito naman, ilan yung ganito? Isa lang. How about dito, ilan? Dalawa daw. Nasaan? 1, 2. Okay? And so on and so forth. So, bibilangin dito sa loob ng Punnett square, ilan yung ganitong. So, actually, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 different genotypes na mapoproduce dito sa F2. Okay? So, to share with you, ano yung secret para makuha yung 1, 2, 1, 2, ganito siya. Okay? So, if you write this kasi, ay 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So, yan. 1. Yan yun. 2. Ito'y. 1. Ito. 2. Dayay. So, 4. Sunod. 4. 2. 1. 2. 1. Asan yun? 1. This is 1. 2. 1. And then 2. Dati kong data. 4. Dayay. And then 1. Ito siya. 2. Dito. Ito at saka iyan. And then, 4. 2, to it, ay sorry. Ito, 2. So, after the 4, meron kang 2, correct? 4, 2. Yan. This one, and this is the 1. Ito yung 2, the second to the last, and ito yung 1 na panghuli. Yan yung genotypic ratio. For the result of dihybrid cross. By the way, ang ginawa natin dito, pag iselfing mo, itong double hetero, sorry, this should be recessive R. Dominant Y, recessive Y. Pag ganito yung itsura kasi, kapag ito, iselfing mo with it, of course, you cross it with itself, selfing nga. Ang tawag natin dito sa mating na to ay dihybrid cross. Bakit dihybrid? Because it's a double hetero. And idagdag mo yung cross kasi it's a mating between two double heterozygous genotypes. Okay? The mating between two double heterozygous genotypes ay dihybrid cross. So, ayan. Clear muna natin before we proceed to solving the phenotypic ratio. Sa phenotypic ratio naman, bago mo makuha yung number of phenotypes, no? We will get first or translate yung genotypes into phenotypes. And then count kung ilan yung ganitong phenotype, ilan yung ganitong phenotype, etc. So, as you can see in the table, meron tayong apat na klase ng phenotype. We have round yellow, round green, wrinkled yellow, and wrinkled green. Pero saan yon? Yung mga ganitong yung ganitong mga genotype dito sa Punnett square na yan, ang kanilang genotype or ang kanilang phenotype rather are round at saka yellow. Kasi present yung dominant R, dominant Y na genes. So may express yung dominant R, yung round at saka yellow. Okay? Dito naman sa round green, dito naman sa genotype na mga to, ang ma-express na phenotype ay round green. Kapag ganito yung genotypes, wrinkled yellow. Bakit wrinkled? Kasi homozygous, recessive. Makoproduce ang recessive na phenotype. How about yung wrinkled green naman? Ang genotype ay ganito. Kasi
homozygous recessive siya, so ma-express yung recessive phenotype, which is the wrinkled. And kapag naman homozygous recessive Y, mapoproduce yung green na phenotype. Okay? So, you just add kung ilan yung ganitong genotypes, pag-a-add in. 1 plus 2 plus 2 plus 4, that is 9. So, yan. Yan yung 9. And then, 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. 1, 9, 1. Okay? So, yan yung phenotypic ratio. Meron tayong 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, and 1 wrinkled green. Okay? So, I hope clear yung discussion natin for Mendel's law of segregation and Mendel's law of independent assortment. Again, recall natin na law of segregation happens kapag nag-separate yung alleles ng isang gene pair. Law of independent assortment happens kapag nag-separate independently, naghiwalay independently yung alleles ng dalawang gene pair. For our last slide, these are the formulas to remember. We have, sabihin natin, N represents the number of gene pairs. Okay? And then, paano natin makukuha yung number of gamete? So, let's use this as an example. Ano? Sabihin natin, kapag gene pair kasi, iisang letter ang nakikita mo. So, we use letter A as the gene. So, one gene pair. Alam natin na ang itong gene na to, merong alleles. Pwedeng dominant allele or recessive. Pwedeng capital letter. Ibig sabihin, pag allele, form. Maring capital letter or lowercase. Ito ay dominant allele, ito ay recessive allele. Yan yung gamete. So, yan, dalawa. Correct? One and two. Paano naman yung kinds of genotypes? You produce a genotype by combining alleles. But it should be a pair. Ibig sabihin, pares lang. So, itong mga alleles na to, you can pair capital with itself. Ibig sabihin, capital and capital. So, dalawang dominant letter. So, ito ay homozygous dominant na genotype. And then, pwedeng i-pair mo rin siya sa recessive, dominant and recessive, that is a heterozygous genotype. Ito namang lowercase or recessive allele, pwede mo rin siyang i-pair sa kanyang sarili or sa kanyang kapareho na allele, which is recessive. So, this is read as homozygous dominant A, this is read as heterozygous A, this is read as homozygous recessive A. So, kung bibilangin mo, meron tayong tatlo, 1, 2, and 3. So, 3 genotypes. Paano naman kapag phenotypes? Yung ating last column, dalawa daw ang mapoproduce. So, sabihin natin, yung A codes for color, purple and white. Since we are following yung complete dominance, this one will produce the dominant phenotype, which is purple. Kasi present nga yung one dominant allele, masking the effect of the recessive allele. So, ito ay dominant phenotype. Ito ay, ang phenotype niya, white, which is the recessive phenotype. So, dalawa lang. Yan, two phenotypes ang ma-produce, purple and white, or the dominant and the recessive phenotypes. So, I hope you get yung ating explanations doon sa Mendel's laws, law of segregation and law of independent assortment, as well as yung mga paano kunin yung gametes, paano pag-unitein yung gametes, how to perform or how to compute phenotypic and genotypic ratios, paano gawin yung Punnett square, yung branching method, etc. So if you have questions, clarifications, you are free to comment or to message me, okay? If there are things that are unclear. Thank you very much for patiently listening.